Hello mga ka-emers! Ohayo gozaimasu! Welcome back po sa MTV Japan! At kung bago po kayo sa channel na to, please subscribe po at wala naman po sigurong mawawala sa inyo kung isa-subscribe nyo ang aming channel. Tama o tama? Ayan. So mga kaibigan, alam na po natin na tayong lahat na nandito sa Japan ay makakatanggap po ng ayuda mula sa gobyerno dito sa Japan. So tigsi 10 lapad po yon. Ang makakatanggap po ng 10 lapad ang lahat po ng residente dito sa Japan na may residence card. Pati tayo po na mga gaijin o mga foreigners ay makakatanggap. So dapat lang po ay rehistrado po tayo o meron po tayong residence card. Wala na pong pakialam kung ano po ang visa natin dito. Basta ang mahalaga may residence card po. So ngayon, paano po natin makukuha yung 10 lapad na ibibigay ng gobyerno sa atin? May proseso po yon mga kaibigan. Pwede po tayong mag-apply online or pwede din po tayong maghintay sa hagaki o doon sa ipapadala ng City Hall sa atin na application form. So ngayon, ang pinakamadali po para sa akin ay yung hintayin yung application form po. Lalo na po sa amin o sa akin dahil hindi po ako marunong bumasa ng Nihongo. Ngayon yung problema. Pero dito sa sa application form na darating sa amin mga kaibigan, may nakuha po kaming guide kaya i-share din po namin sa inyo. Ipapakita po namin sa inyo kung ano yung isusulat doon sa sample na form na nakuha po namin. Kaya ito po. Kung makikita nyo, ito po yung sample na application form, mga kaibigan. So, ang isusulat po natin dito, yan. Sa number 1, yan po isusulat natin yung date kung kailan po natin sinulatan yung form na yon. Yan. Tapos, sa number 2, yan. Yan po isusulat po natin yung pangalan po kung sino yung tatanggap ng pera ng 10 lapad o yung lahat ng 10 tag sa 10 lapad ng pamilya nyo. So ibig sabihin ang isusulat po dito sa number 2 ay yung head of the family or yung tatay yung isusulat po dito. So kailangan po hangko ng tatay, ayan, hangkoan po katabi ng pangalan yung may bilog doon. Tapos birthday isulat po doon, tapos ang complete address po ninyo nung tatay. Ayan. Tapos, ang kasunod po, mga kaibigan, yung number 3, ang isusulat po natin dito ay yung mga family members po. Kung sino-sino po yung kasama sa pamilya. Halimbawa, asawa at mga anak. So, kailangan din po ilagay yung birthday ng family members po, isulat po natin doon. Tapos kung ano yung relation natin doon sa tumatanggap ng pera. Halimbawa kung tatay, sulat po natin. Father, kung di kaya asawa, so isulat po natin yan. Ayan. Tapos, dyan sa bandang baba, kung ilan po kayo, halimbawa kami 4, so i-times po natin ng 10 lapad, so nasa yung jumang po yon. So ilagay po natin doon sa baba yung jumang po. Yan po ang matatanggap natin. Sana hindi magbago. Dito sa number 4 mga kaibigan, kung ayaw nyo pong tumanggap ng 10 lapad na ayuda galing sa gobyerno, pwede nyo pong tanggihan. I-ex nyo lang po ito kung ayaw nyo po ng 10 lapad. Ha? Pero kung ayaw nyo mga kaibigan, ang isasuggest ko lang po sa inyo, huwag niyong i-ex. Ito. Tanggapin niyo lang po yung 10 lapad tapos ibigay niyo sa akin. Ayun. Tapos, dito tayo, number 5. So, paraan sa pagtanggap ng 10 lapad. So, letter A, check lang po natin ito. Kung gusto po natin, ipasok sa ang pera sa bangko po natin. So, yan po yung pinakamadali. Tapos, yung B naman, kung kayo po ay mag-request sa City Hall na magpasa kayo ng form direkta sa City Hall. Yan. Yan pong nakasulat sa letter B. Pero, linawin po natin, kahit na kayo po ang maghatid ng application form doon sa
City Hall, yung pera hindi nyo pa rin po makukuha agad-agad dahil may proseso po yon. Yung pera po ay ihuhulog po sa bangko po natin. Okay, so number 6. Ayan, para po ito sa mga may bangko pero hindi po GP Bank. Ayan, yung hindi sa post office na bangko. Ayan. So, dito, isulat nyo po yung, kailangan pong isulat yung branch name, branch number, tapos, ayan, tapos bank account number, isulat nyo rin bank account name, ayan, kumpletong information po nung bank account nyo. Ayan. Kung hindi po kayo ha, kung hindi po kayo JP Bank, ayan, yung post office bank. Tapos kung number 7 po mga kaibigan, ito naman ay para sa JP Bank. Ito mas madali lang po. Dahil dyan, isusulat lang po natin yung bank account number po natin. Tapos number 8. Ayan. Ang number 8 naman po mga kaibigan ay kung kayo po ay mag-utos ng ibang tao na magpa-process ng 10 lapad. Kung hindi po kayo pwedeng tumanggap o hindi kayo makapag filled up ng form o kung sino yung uutusan nyo. So, ang ilagay po dyan ang pangalan ng uutusan nyo, birthday nyo, ng uutusan nyo at saka yung address ng uutusan nyo at saka yung cellphone number po niya. Ayan. Dito naman sa kasunod mga kaibigan, dito po natin i-dikit yung kopya ng ID natin. Halimbawa tayo, mga gaijin po tayo, foreigner po tayo, ang i-dikit po natin dito yung kopya po ng residence card natin. Ayan, para ma-trace po nila o makikita po nila yung residence card number po natin. So, idikit po natin dito yung residence card natin. At sa baba naman po, yung passbook natin, photocopy ng passbook po natin. So, para makita din, at makita yung bank account number po natin. Para doon po nila, ihuhulog yung, tawag nito, yung 10 lapad na makukuha po natin. So, ibig sabihin po mga kaibigan, sa isang pamilya, isang bank account number lang po yung ibibigay natin sa City Hall. So, sa tatay lang po. At kung halimbawa kung apat po kayo o halimbawa kung tatlo kayo, yung sanjumang po ipapasok po sa bank account ng tatay. Kaya kayo mga misis na mga Pinay, mga Pilipina, magpakabait kayo sa asawa nyo ha. Dahil yung sanjumang o yung 10 lapad nyo ay doon ipapasok sa bank account ng asawa nyo. Okay, so sana ay makatulong po ito ang videong ito sa mga kababayan po namin dito sa Japan na katulad namin na hindi po marunong bumasa ng Nihongo. At salamat po ng maraming marami sa nag-translate po nito. Ayan, shout out po kay May Francisco. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Ayan, sa mga information na ibinigay niyo po sa ating mga kababayan. So, hanggang dito po, mga ka-immers. Ingat po tayong lahat at stay at home. Power!